sa akin ng pork barrel, dapat natigilan yun. Ang pork barrel ay, sinasabi dito, di ba, na ito yung para sa NGOs o mga dapat ay pinaproyekto na gagamitin para sa mga mahirap o sa ating sa city o sa isang lugar. Kailangan na siyang i-watch because there's no clear evidence on how the government official are how they utilize the pork barrel, the fan in the pork barrel. And di ba po, as a student, maraming kabataang naghihirap eh. Kung may liquidation or whatsoever, kahit sa barangay, hindi nila kayang ipakita yun sa mga kapitan or sa ibang official. Sa tingin ko lang, pwede naman magkapondo ang bawat government official if yung kanilang project ay talagang organized and well-constructed. Man dapat nila gawin yun kasi mamamayan din ang Pilipinas ng kawawa. Mga politika yun ang nangakabuso sa mga mamamayan. Bawa mga kagamit sa school, dapat sila sumasagot din. Pero ngayon, dahil sa kulangan ng kagamit sa school, tapos yung sakuna na nangyari dito sa Pilipinas natin, dapat sila yung nag-iintindi nyo. Yung tapotis, dapat nila siya makakulong. Kasi, nasa kanya dahil. Ang yung budget na yun sana ay diretsong mapapakinabangan ng publiko, especially no para sa akin yung mga estudyante na nag-aaral sa public school. Kasi hindi naman pwede nag-aaral ka sa public school eh. Mura na yung bayarin mo. Sa private, may kakayahan kami makapagbayad. Eh, alam ko kasi yung sitwasyon dun sa public. Mahal sinasabi nilang suspect, yung totoo sila dun sa publiko, ilahad nila kung ano yung katotohanan. Kasi dun sa pagkap kamila ng pork barrel, malaki yung hinabang ng publiko na nawawala. Abolish pork barrel. Malakas na po ang panawagan ng mga kabataan dito sa probinsya ng Quezon para ipasura ang pork barrel system dito sa ating bansa dahil ito lamang ay nagbubunsod ng korupsyon at kailangan panagutin mismo ang mga sangkot sa pandarambong mismo sa kaban ng bayan kung saan ginagamit ito sa pangapansariling interes lamang ng ating mga trapo dito sa ating bansa. Mismo ang presidente dapat natin ang manawagan ang kanyang pork barrel na numigit kumulang na 1 trilyon kung saan maaari niya itong ibigay sa ating servisyong panlipunan. Sapagkat ang 1 trilyong ito ay marami na maitutulong sa ating mga mamamayan. Kaya lalo-lalo na partikular sa aming mga kabataan, isang malaking tulong na ito sa laki na ibinibigay na pondo para sa ating presidente ay isa ito sa mga pagdaragdag ng aming pasilidad, pagdaragdag mismo sa pondo ng edukasyon para mas lalo pang magkaroon ng isang delikadenteng edukasyon ang mga kabataan. Kung saan maaaring matamasan ng mga kabataan ang isang maginhawang kinabukasan. Kaya bilang panawagan ng mga kabataan, lalo-lalo na dito sa probinsya ng Quezon, mahigpit kami nananawagan para magkaisa ang lahat ng mamamayan para ibasura ang ating pork panel system dito sa ating bansa at ilaan ang pinakamataas sa pondo ng ating gobyerno para sa servisyong panlipunan. Abolish pork panel system now!